Hello guys, welcome to my YouTube channel, Delia Love Day Fanatics. Ngayon po, ang dami pong nagme-message sa akin kung ano daw po opinion ko sa sakit ni Kuya Dave. So ang masasabi ko lang po doon, siguro kailangan ni Kuya Dave talaga ng diet. And then dapat kontrolin niya yung mga kinakain niya. And then ang nakaka-hurts po kasi yung sinisisi nila si Tatay Ram about sa sakit ni Kuya Dave. So hindi po kailangan nating isisisi kay Tatay Ram po lahat ng bagay na nangyayari po kay Kuya Dave. Kumbaga hindi naman oras-oras, minuminutong nababantayan ni Sir Tech Ram si Kuya Dave. So ngayon, ang may papayo ko lang, huwag natin sisiin yung tao. Kasi ang hindi naman niya hawak yung katawan ni Kuya. At saka si Kuya ang nakakaalam, dapat siya ang mag-control sa mga kinakain niya. Disclaimer po kasi maingay po yung kapitbahay namin. So, sana naririnig po. And then po, yung about naman po sa diet, hindi naman po kasi basta-bastang i-diet yung isang tao kung walang konsulta ng doctor. You need to consult the doctor para alam po natin kung anong klaseng diet ang pwede po kay Kuya Dave. Hindi po kasi gusto po i-diet yung bata, yun na po yun. So, ang pagkakaalam ko po kasi, pag magda-diet po yung isang tao, ibibase po nila sa edad niya kung anong klaseng diet ang pwede nilang gawin sa kanya. And then, pangalawa po, ang dami daw pong pera ni Kuya Dave, ba't hindi daw may bilihan ng gamot. So, para sa akin lang po, opinion ko lang naman po, sariling opinion ko lang po to. At hindi ko po pinapakialaman yung mga opinion nyo. Ang opinion ko lang po ay, hindi po lahat ng mga about sa mga cholesterol like that, and then yung mga iba pa, etc. Hindi naman yan nakukuha sa gamot, lahat. Siyempre, yung gamot din, natutulungan niya yung sarili mo. Pero mas okay po yon na tayong mismong may katawan ang mag-manage kung ano ang dapat nating kainin. And then, iwasan po natin. Yun lang naman, dapat maging tayo sa mga kinakain natin. Hindi naman porque may gamot na yon inumin po natin. So, kailangan po natin, tulungan din po natin yung gamot para mabilis mag-heal yung sakit po natin, di po ba? Huwag po daanin lahat sa gamot. So, mas okay po yon na i-control muna natin yung sarili natin sa mga kinakain natin. So, yun lang ang nakakasakit kasi ng damdamin ko, yung sisisihin nila si Sir Tech Ram about that. So, hindi naman alam ni Sir Tech Ram kung ano yung mga kinakain niya araw-araw. So, ang nakakaalam lang po yan, si Kuya Dave. So, ang payo ko lang, Kuya, magpa-consult ka sa doctor para sa ganun malaman mo yung kailangan mong gawin, dapat kasi, nakikita ko kasi kay Kuya Dave yung kilos niya is hindi tugma sa edad niya. Parang overweight siya, kaya doon siya nag-aano. And then, ang okay doon, talaga mag-diet siya. Pero, hindi basta-basta diet. I-consulta muna sa doctor kung anong klaseng diet ang gagawin niya. Madami kasing klase ng pagda-diet. Kasi sa akin, nagtanong po ako sa doctor ko kung anong klaseng diet. Ang sasabing iano po nila kasi yung kilo ko at saka yung edad ko. Yun po yun. Tapos, dami-dami nilang sinasabi about kay Tater. Huwag natin sisihin po yung tao. Kasi hindi naman po niya hawak yung katawan ni Kuya Dave. Si Tatay Ram, pinapayuhan lang po niya si Kuya Dave na ang dapat niyang gawin. Alam po natin na hindi naman siya nagkulang sa mga pagpapayo niya sa mga anak niya, si Legilian, si Jay, si, 'di ba? Hindi naman siya nagkulang. Kumbaga nakita natin kung paano niya kamahal si Kuya Dave. So, wag na natin siyang i-bash kasi hindi naman natin alam kung anong nararamdaman ni Sir Tech Ram na binabash po natin sila. At saka yung about sa hindi nila pinapakita si Kuya Dave. Not all the time naman kasi nasa bahay lang siya, na iblinablog siya. May mga pinupuntahan din siya, like sa church. So, syempre pag nasa church siya, hindi naman sila may bablog. Alam ka nang pupunta pa si Sir Tech Ram sa church para may vlog siya. So, i-consider na lang po natin na hindi po araw-araw mapapanood po natin si Kuya sa vlog. Maghintay lang po tayo at babawi naman po dun si Sir Tech Ram. So ngayon, gusto ko lang pasalamatan sa lahat ng nanonood sa aking vlog, na maraming salamat po at patuloy pong sumusuporta po sa aking channel at magsusubscribe pa po sa akin.
maraming maraming salamat po. Tapos puso po akong nagpapasalamat po. And again, thank you so much kasi maili po yung kapitbahay ko. Iko-close ko na po tong vlog ko. Again, thank you so much guys.